Sinwerte pa nga daw itong si Thomas Bryant, mga idol, ngayong season ayon sa mga Lakers fans. Pero bago nga yan ay saglitan muna nga natin ang balita ni Adrian Wojnarowski, ang kanyang update, mga idol, patungkol nga sa sitwasyon ni Chris Paul. Panggit niya nga kasi sa report niyang ito na kapag nga daw si CP3 ay naging free agent this upcoming summer, ay dalawang teams nga daw sa LA, ang New York Knicks, pati na rin ang Golden State Warriors, ang mga teams na maaring kanyang maging next team. And well, mga idol, etong si CP3 is not officially waived pa kasi. Siya, mga idol, ay binabalak pa lang na i-waive na itong ang team ng Phoenix Suns. Hinihintay pa, mga idol, ang date, ang off-season talaga, ang free agency, para nga ma-waive na etong si Chris Paul. And well, mga idol, kung ma-waive nga daw talaga, ay baka ito ang apat na teams na maging kanyang next team. At posible rin naman, sabi ni Adrian Wojnarowski, na hindi na i-waive na itong team ng Phoenix, itong si Chris Paul, at i-trade na nga lang daw. Pero yan daw ay malabo ayon din sa mga ilang reports, at most likely na siya nga daw talaga ay ma-waive. At matapos nga na lumabas yung balitang yan, ay medyo hatinga ang mga Warriors fans sa mga reply sa kanilang mga komento. Yung gusto, maganda nga daw ito dahil isang veterano, Hall of Fame, maring pamalit nga daw kay Jordan Poole off the bench. Yung iba naman, mga idol, ay sinasabi nila na masyado nga daw matanda na itong si Chris Paul at hindi reliable ang kanyang health pagdating nga sa playoffs, dahil ilang taon na rin, mga idol, ay magkakasunod na talagang injured itong si Chris Paul pagdating sa playoffs. Kaya naman ngayon ay 50-50 ang mga Warriors fans sa balita sa kanila ni Adrian Wojnarowski ng Warriors ay interesado nga sa pagkuha dito sa veteranong point guard na ito. At ngayon ay pag-usapan na nga rin natin ang isang former Lakers player na kung saan, mga idol, ay talaga namang sinabi ng mga Lakers fans na baling desisyon ang kanyang ginawa nang siya ay umalis nga sa team ng Lakers. At yan ay walang iba kung hindi si Thomas Bryant, na talagang nag-request nga ng trade sa kalagitnaan ng season. At ang rason niya, mga idol, ay para nga magkaroon siya ng mas marami pang playing time, consistent minutes. At nung mapunta siya nga dito sa Denver Nuggets ay ayun, naging 0 minutes, mga idol, ang kanyang guaranteed. Every game hindi pinapalaro, at talaga namang inasar siya ng mga Lakers fans na dahil nga daw sa kanyang kasakiman na gusto pang maglaro ng more minutes ay ayun, lalo pa nga daw minalas at naupo tuloy na lang sa bench ng Denver Nuggets instead nga daw na naglalaro para sa team ng LA Lakers kung hindi siya nag-request ng trade. And well, mga idol, after ilang months, mukha ngang na kay Thomas Bryant ang huling halakhak. Dahil, mga idol, kahit hindi nga siya pinapalaro ng Denver Nuggets, itong si Thomas Bryant ay one win away na lamang sa inaasam ng mga Lakers fans din sa kanilang team na championship ring. Kaya naman, after ng ilang months ng pangtotrol ng maraming Lakers fans dito nga kay TB, ay Thomas Bryant ay eto, mga idol, siya na ngayon ang tatawa sa maraming Lakers fans, dahil kahit nakaupo lang siya, mga idol, at boses niya lang ang ganyang kinokontribute dito sa team ng Denver Nuggets, ay ngayon ay sobrang lapit niya na nga sa isang championship. At ito nga, mga idol, ang reaction dyan ni Thomas Bryant nang manalo ang kanyang team na Denver sa Game 4 at umangat ng 3-1. So sigurado yan, mga idol, na masayang masayan si Thomas Bryant, at mukhang hindi niya na pinagsisisihan ang kanyang pag-request ng trade at napunta siya dito sa Denver kahit hindi siya pinalaro. Dahil at the end of the season ay mukhang magkakaroon nga siya ng kampiyonato.